Bukod naman sa darating na halalan, mga kapatid, pinaghahandaan na rin ang plebisito na aayos po sa mga bayan sa Bangsamoro Region. Sa kabila naman po ng ginagawa sa kanilang transition, hindi pabor ang ilang opisyal sa BARM na maging hiwalay na bansa ang Mindanao. Narito ang aking pampagising na balita. Pagsagot sa balota at iba pang dapat tandaan sa pagboto. Ilan lamang yan sa mga itinuro sa higit 100 kabataan dito sa probinsya ng Sultan Kudarat sa kick-off ng voter education and registration campaign kahapon. We want to ensure that everyone, especially our newly registered voters, to be educated enough on the right of suffrage and how they must exercise that right. Sinadyaro talaga ng COMELEC na sa Mindanao Ilunsad ang aktibidad. Lagi na lang sinasabi dati, kapag kami halalan na magulo at laging madami may problema sa Mindanao, wala pong problema dito, lalong-lalo na dito sa Sultan Kudarat. Nangangahulugan, ito yung simbolo na pwede naman pala maging maayos ang isang halalan kahit sa Mindanao, basta magsasama-sama ang lahat. Mahalaga raw para sa COMELEC na mabisita at ma-highlight ang Sultan Kudarat Province na nasa gitna ng ibang mga probinsya sa Mindanao at gateway din sa Bangsamoro Region. Sa susunod kasing halalan sa BARM, magkakaroon at sisimulan na ang parliamentary elections at iba't ibang mga plebisito. Pero magagawa lang doon ito, oras magparehistro muna ang mga botante. Sa February 12 hanggang September 30, opisyal na magbubukas ang voter registration ng COMELEC. April 13 naman, nakatakdang isagawa ng COMELEC ang plebisito para sa 63 barangay na planong gawing 8 bayan na sa BARM. Umaasa ang lokal na pamahalaan na mas marami na ang maglalakas loob na bumoto. In the previous years, way back 10 years ago, definitely when we say Maguindanao, takot lumabas yung mga tao because na yung apprehension na magulo. Ngayong buwan, sinisikap ng COMELEC na mailabas ang implementing rules and regulations para sa electoral code na bahagi ng transition ng BARM. Kabilang sa sinisilip nila rito, ang pagkakaroon ng 10,000 membership sa kada partido politikal, usapin ng sectoral representation at yung mga qualification sa mauupo sa parliament. Pero kung pagdating sa usapin ng tuwirang paghihiwalay ng Mindanao sa buong Pilipinas, dead maparaw dyan mismo si Pangulong Bongbong Marcos. Wala eh, parang hindi naman ano. Hindi na pinatulan. So dead, hindi na lang pinatulan eh. Hindi na lang pinatulan. Let's put it that way. Pero nakatanggap naman doon ng impormasyon si dating presidential spokesperson Harry Roque na pinapaaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa raw sa posibleng dahilan ang isinusulong ni former PRRD na maging hiwalay na bansa na rin ng Mindanao. Kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Pero heto naman ang sabi ng dati ring spokesperson na si Attorney Salvador Panelo. Tinawagan ko si PRRD at ang sabi niya hindi ko tinatawagan yan. Wala akong tinatawagan. Madali sabi, fake news. Pinasinungalingan na rin yan ng AFP. Pero kung ilang opisyal din naman sa BARM ang tatanungin, hindi pa rin sila pabor na maging hiwalay na bansa ang Mindanao. It's not yet the proper time. We need to unite. Mag-unite tayong lahat upang isulong natin ang magandang programa, no, sa ating bansa. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.